Hello, what's up? Your best here. Nakakain ka na kaya ng ibang ligaw na prutas dito sa Pilipinas? Mga prutas na pawang sa mga liblib o tagong lugar, ugubat lamang karaniwang matatagpuan. Mga prutas na ito ay hindi mo nga kadalasang mabibili o makikita sa mga pamilihang bayan. Dahil ang ilan dito, kung hindi bunga ng ligaw na puno, ay mga bunga ng ligaw na damo. Halika at isa-isahin natin ang 11 uri ng prutas na pawang dito lamang sa Pilipinas matitikman. Ang prutas ay simbolo ng bawat puno o halaman at bunga ng mga naipong sustansya sa katawan o puno nito. Matapos ang pamumulaklak ay saka nga sumisibol ang mga masasarap mahukulay at malilimnam nitong mga bunga. Gaya ng saging na kilalang kilala dito sa atin. Subalit kung taga rito ka sa Pilipinas, ay nais kong malaman kung natikman mo na ba ang ilan sa mga kakaiba at mga ligaw na prutas na ito na pawang dito rin lamang sa atin makikita. Halika at ihanda ang inyong listahan at bilangin kung ilan na nga ba sa mga prutas na ito o mga ligaw na prutas na ito ang inyong natikman. Number 1. Maria Maria. Maria Maria o Wild Passion Fruit. Ang passion fruit o Fasciflora foetida ay isang gumagapang na baging at may bungang kulay berde kapag hilaw pa. Ito ay nababalot ng animoy lambat at nagiging kulay dilaw o dalandan kapag mahihinog na. Matamis ang mga buto nito at makatas gaya rin ng passion fruit. Number 2. Lubi Lubi. Lubi Lubi o Black Nightshade. Ang Black Nightshade naman o Solanum nigrum ay kalasa ng kamatis. Subalit ito ay nakakain lamang kapag hinog na ito at nakalalason pa nga habang ito ay hilaw pa. Kung kaya naman, huwag basta-basta kumain ito kung hindi kayo sigurado na hinog at ligtas na ito. Number 3. Tino-tino o Pygmy Cape Gooseberry. Ang tino-tino o Physalis minima ay animoy kamatis rin na nababalot naman ng isang manipis na balayan na mapupunang nakabitin sa isang munting damo o munting halaman. Number 4. Bika-bika. Ang bika-bika o ligaw na ubas na kadalasang nakikitang tumutubo sa Iloilo ay napakasarap rin. Subalit makadarama ka ng pagkatinang lalamunan matapos mo itong kainin. Ito nga ay kadalasang nagtataglay ng matamis at maasim na lasa. Number 5. Rattan Fruit. Ang rattan fruit o bunga ng uway naman ay isang ligaw na prutas at pawang sa gubat lamang matatagpuan. Ito ay lasang animoy longgan o medyo nahahawig din sa lychee. Napakahirap din itong makuha dahil ang katawan o puno nito ay nababalot ng maraming tinik. Number 6. Haggis. Ang haggis naman o Syzygium trypanatum na endemic sa lawigan ng Sorsogon ay malakalamansi rin ang lasa. Number 7. Lubeg o malubeg. Gaya ng haggis, ang lubeg o malubeg ay maasim rin. Subalit ito naman ay madalas tumutubo sa apayaw. Number 8. Sapinit o Philippine Wild Raspberry. Ang sapinit o Rubus rusifolius ay isang animoy strawberry na madalas ay sa gubat tumutubo. Maasim din ito at minsan ay matamis. Number 9. Ausep. Ang ausep ay animoy munting butil ng prutas naman at ito ay napakasustansya. Kadalasan itong isang malaking puno na may mapula at violet na bunga kapag nahihinog na. Maasim at matamis din ang bunga nito, depende sa pagkakahinog. Number 10. Bitunugo o Governor's Plum.
Ang bitunugo o Phlacorthia indica ay isang prutas na animoy plum na madalas matatagpuan nga sa Kabisayaan. At ang panghuli, Arius o Podocarpus custalis. Ang prutas na ito ay matamis na animoy pinya, subalit pawang sa Batanes lamang matatagpuan ang mga klase nito na namumunga. Ikaw, alin na sa mga prutas na ating nabanggit ang natikman mo na? Ilan kaya sa mga ito ang nakita mo na? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dahon ng tuba-tuba, isa palang mainam na pampaswerte at pangtaboy ng mga masamang elemento. Nakakita ka na ba ng punong ito? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay mamangha sa napakarami palang kagamitan ng halamang puno na ito. Saan mo nga ba ito pwedeng gamitin? At paano ito magagamit bilang pampaswerte sa iyong buhay at pantaboy ng mga kamalasan? Mayroon ka na bang nakitang puno ng tuba-tuba sa inyong lugar? Ano naman ang tawag nito sa inyo? Ito ang halamang Jatropha curcas. Isang uri ng namumulaklak na halaman sa pamilya nga ng mga Euphorbiaceae na karaniwang tumutubo sa mga tropikal na bansa o mga rehiyon gaya ng Amerika, Mexico, India at maging dito sa atin sa Pilipinas. Madalas nga hindi natin pinapansin ang punong ito o ang halamang ito sapagkat pinaniniwalaang ito ay nakalalason. Ang tuba-tuba ay madalas ginagawang bakod sa mga bukid at palayan o kaya naman ay sa paligid ng ating mga bahay sa probinsya. Pinuputol ang puno at binabaliwala lamang at pawang ang mga batang musmus lamang ang nagtitiyagang ito ay paglaruan at ginagawa nga nilang palobo ang mga dagta ng dahon ng punong ito. Subalit hindi natin batid na napakarami pala ng maaaring kagamitan ng tuba-tubang ito. Ang tuba-tuba ay mainam na lunas sa mga mayroong disenterya, diarrhea, pangtapal sa mga sugat, pantanggal ng pimples, pangalis ng mga kuto sa ulo, pampababa ng high blood pressure, at ang katas nito ay pinaniniwalaan ngang nagtataglay ng mga anti-cancer properties. Ang Jatropha curcas rin, ang mga buto nito ay mainam na pinagmumulan pala ng diesel na tinatawag ngang biodiesel plant. Sa bansang India at Nepal nga, ang buto ng tuba-tuba ay ginagamit nila bilang alternatibo na gamit ng mga planta ng kuryente. Napakadaling magpatubo ng katawan ng halamang ito. Putulin lamang, itusok sa mamasamasang lupa ay agad itong mabubuhay. Subalit totoo nga bang nakalalason ang tuba-tuba? Ang bawat bahagi ng halamang ito ay totoong nakalalason. Lalo na nga ang mga bunga at buto nito na mayroong mas mataas na content ng ricin. Kung makakain ka nito, ikaw ay maaaring magsuka, magkaroon ng diarrhea at sumakit ang tiyan. Subalit maliban sa mga gamit nito na ating nabanggit, ito rin ay isang mainam na pampaswerte at mainam na nag-aalis at nagtataboy ng mga bad spirits. Ito rin ay madalas na gamit ng mga paring voodoo sa pagpapalayas ng mga masamang elemento at sumpa lalo na sa mga yumao. Bago ang paglilibing ay naglalagay sila ng ilang piraso ng dahon ng tuba-tuba sa ulunan ng bangkay. Gayun din ay pinaliligo nila ang pinakuluang dahon nito upang alisin daw ang lahat ng mga kamalasan na nasa bangkay bago siya tuluyang ilagay sa himlayan. Subalit kung ikaw naman ang gagamit ay maaari mo nga itong gamiting panghuling banlaw sa iyong paliligo upang maitaboy
ang mga bad energy, kamalasan at mga elemento sa iyong katawan. At magdala nga ito sa iyo ng swerte sa araw-araw. Hindi mo ito kailangan gawin parati, kung kinakailangan lamang. Kung sa palagay mo ay nababalot ka na ng labis na kamalasan. Bakit hindi mo ito subukan, di ba? Wala rin namang mawawala. At lagi pa rin nating tandaan na ang lahat ng ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang ikaka-asenso ng ating buhay. Magtiwala lamang at manalig sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.